What's up guys? Welcome ulit sa aking YouTube channel, Benro TV. Wala na, tapos na. So yun, for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano kayo mag-lock ng profile ninyo sa Facebook. So yun guys, napakadali lang nito. Ito yung new way method ni Facebook na ginagawa para maiwasan ninyo yung mga stalker ninyo, mga nag-i-stalk sa inyo, tsaka yung mga ma-retest na nagmamaretest sa inyo. So yun guys, ituturo ko sa inyo kung paano nyo ilalak yung profile nyo. So magandito ito is maiwasan nyo yung mga eklabong chorbanis na yun. So yun guys, simulan na natin. Pero bago yan guys, kung bago ka lang sa aking YouTube channel at magustuhan mo tong video na to, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe, like, share, comment. At pakita rin yung bell button dyan sa baba para at least updated ka sa mga YouTube video na aking ginagawa. So yun guys, start na natin ang video na to. Let's start. So yun guys, punta tayo sa Facebook natin. Ito. Dito guys, sa Facebook na to guys, pipindutin nyo lang po yung 3 lines sa taas. Ito po, sa pinakagilid. And then, dito sa 3 lines na to guys, makikita nyo dito yung settings and privacy. Ito, Tagalog na po yan guys. Mga setting. Dito guys, makikita nyo dito yung personal information, password and security, mga pagbabayad. So yun guys, yan, profile information, audience visibility, mga paintulot sa baba, log na activity. So yun guys, dito tayo pag check sa privacy. So yun, eto na yung new way method ni Facebook. Pupunta lang po kayo dito. Dito pag check sa privacy guys, gagabayan ka namin sa ilang settings para makagawa ka ng tamang pagpili sa inyong account. Dito guys, pipili kayo kung sino ang makakita ng sinishare mo, paano panatilihing secure ang iyong account, paano ka mahanap ng mga tao sa Facebook, at ang iyong mga data settings sa Facebook, ang iyong mga ad preference sa Facebook. So yun guys, pindutin muna natin kung sino ang makakita ng sinishare mo. Yan, itong pong kulay brown sa pinakataas. Pindutin po natin yan. And then, yan, nandito po, pumapaloob po dito yung tatlo lamang. Information sa profile, mga post sa story, at yung pagbablock. So, yun guys. Una, dito muna tayo sa information sa profile. So, yun, ito na guys. Pindutin po natin yung information. At magpatuloy po tayo. Ito po. Ayan. So yun guys, nandito na po yung kaarawan mo, bayang kinalakihan, kasalukuyang lungsod, edukasyon, makaibigan na pinapalaw. Yan. Dapat guys, i-only me mo lang to, or pipindutin nyo to, ako lang. Lahat to guys, i-only nyo, and only nyo me. Tapos ito din, makanakan, ako lang. So yan guys, ganun lang. Lahat po ito, bahay na kinakayan, naka-only, naka-publiko po siya, pero inalagyan nyo lang po siya ng ako lang. Okay, ako lang. Yan, katulad nito, ako lang. Ito, kung saan ka nag-aral, dapat guys, naka-ako lang. Pero dapat to guys, pwede dito is mga kaibigan mo lang, makikita nila. Yan. Tapos, yung sa kayo nakatira ka, dapat ako lang din. Para pag ini-stalk ka nila, ikaw lang nakakita nun, guys. Mga kaibigan na pinapalaw. Yan. Kaibigan, yan. Yung mga kaibigan mo lang na... Yan. Tapos, sino ang makakita sa mga tao page at lista mo? Yan, mga kaibigan lang. Hindi siya nakapubliko. Iwasan niya po yung nakapubliko. Tapos, susunod. Tapos, ito na po, guys. And then, magdidesisyon kung sino ang gusto makakita ng mga post.
Default on audience, mga kaibigan, nakapubliko, yan, maliban, dapat mga kaibigan lang. Then, mga istorya mo, mga kaibigan lang din po, yan, mga kaibigan lang. Okay, tapos baba po tayo, tapos limitahan naman nakaraang post. Ito guys, babaguhin mo kung sino yung nakakita ng yung post. Kung sino yung ano, mga friends mo lang dapat ang nakakita nito. Ngayon ang mga ipinopost mo ng mga video, mga photos, guys, dapat lilimitahan mo siya. Limitahan lang po natin. Limitahan. Then, yan guys, nakalimita na. Okay na. Tapos, punta ulit tayo sa susunod. So, yan guys, kapag nag-block ka ng isang tao na hindi nila magagumakita mga bagay na pinopost mo sa iyong timeline, itatag ka, oh. Ikaw ay may event o grupo na magsimula pakipag-usap sa iyo o i-add ka ng friend. Tip, kapag nag-block ka ng isang tao, hindi namin sasabihin sa kanya na na-block mo siya. Yun, ganun kasikreto si Facebook. Lalo na marami akong blinak na tao kagaya nito. Yan, 12 po sila at hindi ko na po yan bubuksan baka kasi makita nyo. So yun guys, sunod lang po ulit. Susunod, handa ka na. Salamat sa pag-reviews kung sino ang makakita na sinishare mo. Maaari kang gumawa ng pagbabago, anumang oras, mga settings, informasyon sa profile, mga post story mo, at pagbablock. So yun, ito na guys. I-review ang isa pang topic. Alright. Okay. Yun na yun guys. Tapos, dito sa pag-check ng privacy, meron din po kayong paano panatiling ang secure account. Dito guys, marami dito. Nakapapaloob dito ang okay, ang password mo, naka-on ang alert pag login, yun ang two-factor session. So yan guys, hindi ko na iaano yan. Ang itinuro ko lang po sa inyo is yung paano mag-lock ng profile nyo sa inyong Facebook account. So yan guys, sana marami kayong natutunan at sana naunawaan nyo yung mga pinagsasabi ko. Maraming salamat sa inyo. At maraming salamat sa mga subscriber ko na wala sa akong sumusuporta. So, hanggang dito na lang. Balik na po tayo sa ating profile. Yan. At sigurado kapag tinignan nila ang iyong profile, siguradong ang makikita lang nila ay ang iyong profile. Hindi na nila makikita ang mga date natin mong mga posts. So, yun guys. Maraming salamat sa inyo. Sa walang sawa ninyong pagsuporta. Hanggang dito na lang. Sana, kung nagustuhan mo itong video na to at na-try mo sa iyo at nakatulong ito sa iyo, huwag mo namang kalimutan mag-subscribe, like, share, comment. At pakihit na rin yung bell button dyan sa baba para at least updated ka sa mga YouTube video na aking kinagawa. So yun, hanggang dito na lang guys. Thank you and God bless.